sobrang hambog. Sopas lang naman eh. Akala mo, nilagyan ng gayuman ni Grace ng sopas na to. Eh, kung maka-enter frame ka naman kasi, Yaya Didi. Ano gusto pala ba si Ma'am Grace? Pabayang asawa si Ma'am Andrea? Ewan ko lang, pero ang alam ko, masarap ang sopas ni Grace. Walang katulad. Manang Diding, pwede ba kayo makausap? Yes, Maxine, for this afternoon yung appointment na yan. Let me know kung anong sagot niya. Thank you. Sir naman, sumusobra naman yung asawa niyo. Hindi ho. Kayo ang sumusobra. Unang-una, hindi na kayo nagtatrabaho dito. Kung gusto niyong bumisita, magpasabi muna kayo. Ayaw na ayaw kong nagugulo si Andrea dahil sa inyo. Sige po, sir. Hindi naman to para sa kanya eh. Para to sa asawa niya at saka mga bata. Ano ka naman magtiting? Eh, siyempre hindi niya tatanggapin. Ano ba kayong dalawa? Hindi ba kayo nag-iisip? Ha? Ang sarap-sarap pa naman pagkakaluto ni Grace dito sa sopa sa to eh. Mga beha, how exciting! Ang dami nating events at ganap for this month! Ang dami din nating clients! True! Busy tayo, di ba? Correct! Oh my God! Oh, ang ganda mo, Mamanding! Ano? Let's work? Yes! Oh, yeah! Alam mo, bilip talaga ako kay Sir Anton. Sa kakasuhin niya sa inyo, na-aksidente pa nga siya. Marcus, baka bet mo ng brake fluid. Okay lang. Hindi, malaki yung pasasalamat ko talaga na okay na si Anton at hindi siya masyado napahamak. Yeah. Anyway, back to work. Kailangan natin paghandaan yung 75th birthday ni Lola Mayweather, ha? Malaking event yun. Ay, exciting yan! Lalo't napakagwapo ng apo ni Lola May. Baka magkakrush pa dyan si Maxine, ha? Ay! May ganun? Ano ka ba? Wala na mas gagwapo sa'yo, be! Marcus, may kailangan ba akong malaman to ko sa inyo ni Maxine? Meron! At marami! Wala po. Ano to? Excuse me, Ma'am Andem. Dumating na po yung appointment na hinihintay niyo. Sige, Maxine. Paki-assist na lang siya sa conference room A. Doon kami mag-uusap. Sige po, Ma'am. Hi, Grace. Hello, Andrea. You look different. Well, you look the same. Dapat yata ipapungsoy mo na yung bahay mo to. Sunod-sunod na tayo na-disgrasya eh. Mang Jordan, alam niyo namang hindi ako naniniwala sa mga ganun. Totoo yun. Hello pa? Anton, nasan ka? Andito kami ng mamu mo sa bahay mo. Pauwi na po ako. Susunduin ko lang si Andrea. Is it okay if we have dinner outside? We can eat out or do something. It's only right that we celebrate the fact na you're still alive. Of course, pa. Diyan lang tayo kumain sa bahay. Magpapaluto na lang ako. All right. We'll wait for you. Okay, see you. So, bakit mo ba ako pinapunta dito?
Gusto kong makausap ka para maging malinaw sa atin ang lahat. Kasi sa dami ng beses na nakausap kita, parang malabo pa rin sa'yo. Ang alin? Would you like to enlighten me kung ano nga ba gusto mong sabihin sa akin? Tungkol sa asawa ko at kung saan na lang ang lugar mo sa buhay niya. Di ba dapat si Anton na nagsasabi nito at nagsaset nito? After all, he is my ex-husband and the father of my children. And just to remind you, it's normal for us to have an interaction. Huwag mo akong kausapin na parang bobo ang kausap mo, Grace. We both know what you're doing here. You want to control this family. Really? Is that your impression? Yun ang nakikita ko. At nakikita ko rin na may nararamdaman ka pa para sa asawa ko. Teacher Army! Oh yes, Kitty! Excited na po ako sa family camp natin. Very good. Sana makasama yung mama at papa mo, ha? Para mas masaya. Pwede po ba dalawang mama po ang sumama sa akin? You mean your Mama Grace and Mama Andrea? Oh, sure, Kitty. Pwede mo silang invite pareho. Thank you po, teacher! Yes. What a wild idea you have there. Do you have proof of the statement that you just gave? Nakikita ko, Grace. Nakikita ko kung paano mo siya tignan. Nakikita ko kung paano mo siya ngitian. You look at him as if you want to touch him. Marumi pala ang utak mo. No. I just trust my intuition. And my intuition tells me that you are not just overstepping some boundaries. You are doing it on purpose to regain control of my family. Such accusations you make, Andrea. Didn't it ever occur to you that maybe, apart from being exes, Anton and I are good friends? Maybe even best friends after all those years na magkasama kami at may pamilya kami? Mm-hmm. You are his history. But I am his present. But not necessarily his future if you continue to act this way and continue to antagonize the mother of his children. Ang galing mo talaga akong baligtarin, ano? Hindi ko na patatagal ito, Grace. Gusto kong klaruhin sa'yo na hindi ka na pwedeng sumusulpot na lang sa buhay namin. If you want to talk to me or my husband, set an appointment. The less interaction we have, the better. This is so interesting to me. To see that you seem so threatened by my presence in Anton's life. Binabakuran ko lang kung anong akin. Marami na magnanakaw ngayon. Grace, why are you here? Ginugulo mo na naman ba si Andrea? As a matter of fact, siya ang nagpapunta sa akin dito. Para lang pala pagsabihan ng mga masasamang bagay. At least now you know how she feels pag ginagawa mo sa kanya.
Tracy. Nakausap ko itong si Maxine. Sabi niya sa akin nag-aaway daw si Bayo tsaka si Andik. Dahil na naman doon kay Maleficent. Paano kasi, kalain mo, makita ni Anding, maabuta ni Anding, naghahalak-hakan yung dalawa as may pahawak-hawak pa sa hita si Grace. Sabihin mo sa akin walang mali sa'yo. Tell me! Gusto kong i-displace yung arm niya minsan niya. Bianca, ano problema? I'm pregnant. Anton, do you mind if we talk privately? Yes, I do mind. If you have something to say, say it in front of Andrea. Fine. Alam ko na tingin ninyo kontrabida ko, na ginugulo ko ang buhay ninyo. But please remember that we have 3 kids together, Anton. And as much as I want to get out of your lives, nandito na rin ako. And as long as involved ang mga anak ko sa pagsasama ninyo, involved na rin ako. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit all of a sudden, minamanduhan ninyo ako. Grace, we welcomed you into our lives. Tapos anong ginawa mo? Yan, ginugulo mo si Andrea. Hindi na pwede yun. Hindi ako papayag. Bahala kayong dalawa. Basta ko, ipaglalaban ko ang karapatan ko sa mga anak ko. Good day. Louie! Forget it! Anong ginagawa mo dito? Wala ka bang pasok? Wala, Louie. Gusto lang ito yung surprise. Tsaka, buhupay nga pala. Thank you. I'm sure masarap ito. Oo nga pala, Louie. Gusto ko lang sana mag-sorry sa'yo dahil nagsiselos ako. Eh, namimiss lang talaga kasi kita eh. Kaya po, ang layo ko na nga sa'yo, hindi pa kita mapuntahan kapag may problema ka. Tapos, si Ford pa yung nakakagawa nun. Para ka sa'yo. Love. Sorry ulit. Okay, Grace. Ako naman yung nagpapunta sa kanya talaga dito. Gusto ko lang lilawin sa kanya kung ano na lang siya sa buhay mo ngayon. Pero okay ka lang ba? Sorry, Bianx. Alam ko hindi to planado. Pero alam mo naman na seryoso ako sa'yo, di ba? At mahal na mahal kita at yung magiging baby natin. Eh, paano natin sasabihin kay Mamita? Kay Dad? Magagalit sa atin yun. Ano kung hindi nila tanggapin yung baby natin? Basta kakausapin natin sila. Aharapin natin sila. At kung hindi man nila tayo tanggapin at yung baby natin, ang importante naman tayo maging magulang niya, di ba?
Mahal na mahal kita, Bianx. I love you too, Andrew. Ano tong tupeisms? Oo, oh, Chloe, tupeisms. Kapag wala ako, kailangan mo ng bahay ng mahal mo. O di kaya, kapag nalulungkot ka, at namimiss mo yung smile ko. Ang yabang mo, ah. Kumuha ka lang dyan. Ito muna yung magpupuno ng pagkukulang ko sa'yo bilang boyfriend mo. Families are like fudge. Mostly sweet, with lots of nuts. Oh, I'll help muna in the kitchen, okay? Ah, sige po. So, Lucas, how are you? I mean, with everything that has happened. Well, honestly, naguguluhan na ako, lo. Sa papa mo at kay Andrea. Mas ka din ang lahat. Pati si mama at si ate. I mean, instead of us being a better family, parang mas nagkakawatak-watak pa ata kami. You know, we should learn to give everyone a chance. Katulad din nung binigyan kanila ng pagkakataon na makapag-adjust at matanggap si Andrea. Nakikita ko naman yun, Lo, na Andrea is doing her best. Eh, hindi ko nga alam if I should blame Papa, eh. You know, I may have been very hard on your Papa. But then again, I realized na for this to work, kailangan din natin siyang tulungan, Lucas. Now, can you promise me that? We're going to help your Papa. You know what, that Andrea? She really turned your papa against me. I can't believe that Anton would disrespect me that way. Look, Ma, naiintindihan ko rin naman si Papa. Well, of course, because Andrea's his wife now. And I'm sure he just wants to protect what they have. Protect what they have? How about what we have? We have 3 children. Ano bang meron sila? Just stating the obvious. Pero sige, palalampasin ko to. Pero huwag lang nila akong pigilan at pagbawalan na maging nanay sa mga anak ko. Because if that happens, I will be forced to show them how feisty I can get. Grace. Hi, Ma. What's all this? It's just some retail therapy, Ma. Wala naman sigurong masama kung mag-shopping ko yung sarili ko, mga anak ko. And of course, I didn't forget you and Manang Diding. Grace? What's really the problem? Ang problema ba ay dahil hindi ka na makalapit kay Anton? Ma, do you really think that that's all I want in life? Na makalapit kay Anton? Trust me, Ma. Kung hindi ko lang kailangang gawin, I'll gladly disappear from their lives. But we have kids together. And I love my kids, Ma. Kami. Medyo traffic din kasi. Hi. Hi, baby. It's okay. It's okay. Ma. Oh, your papa is just in the study. May kausap sa phone. Business call. Oh, how are you, anak? I'm so worried about you. I'm fine, Ma. Minor bruises lang. Mabuti na lang nandito na si Andrea so she can take care of you. Thank you. Ito rin. Here she is. Hi. Hey. Ate, ba't
Nagbibid ka mo sa pera? Actually, these are for Mama. She got it for us kids. What for? Is she bribing us or something? Lucas, hindi nakakatawa. Mama's not like that.